Welcome to Powerhouse Christian Fellowship International. We are happy to see you here. The challenge for the church to share God's love and message is ever becoming greater. But the church will never stop in living for the Great Commandment and pursuing the Great Commission. When the ministry started in schools and changed the lives of many young people, the church had been penetrating homes, marketplaces, the internet, and many other people from all walks of life, extending help to those in need, and most of all, spreading the good news of salvation through our Lord and King Jesus Christ, with the leadership of Pastor Ron Allen Recto, his wife Pastora Emily, together with the primary leaders and PCF church family. We will continue to honor and serve God by winning souls and making disciples, transforming the lives of many through God's words, sharing God's love by becoming His mouth, hands, and feet, envisioning a transformed Filipino nation, and becoming a messenger of the Lord to the world. Be a part of this movement. You are welcome here. We are Powerhouse Church. Welcome to Powerhouse Christian Fellowship Midweek Service. Please prepare our notebook, Bible, and pen. And please don't forget to like, comment, share, subscribe, and follow our social media accounts. And now, let's get ready to hear the Word of God tonight. A blessed day to everyone. Welcome po muli sa ating online prayer meeting every Wednesday. Thank you for giving me the opportunity to share the Word of God to you tonight. At gusto ko pong batiin at pasalamatan po yung atin pong mga kapatid na masipag po na nakikiisa at nakikibahagi sa ating pananalangin every Wednesday. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, wala nang preno-preno. Let us mag-pray muna po tayo bago po tayo mag-start. Salamat po Panginoon sa oras pong ito, O Lord, na kami pong lahat ay binigyan niyo po Panginoon ng pagkakataon upang mag-aral Panginoon ng inyong salita. Lord, we pray, gabayan niyo po kami, O God, at dalangin po namin, patuloy po kayong mangusap, Lord, sa puso ng bawat isa sa amin. At dalangin po namin, Lord, ang mga salitang amin pong pag-aaralan, Panginoon, sa gabing ito, Lord, ay nawa maging epektibo, Panginoon, maging mabisa, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah.
Gusto ko pong i-share sa atin sa Book of Mark 4 verse 35. Ito po yung story na when Jesus and his disciple na doon po sila sa Galilee, sa Sea of Galilee, na sila po ay nakasakay sa bangka at sila po ay sinalpok ng malalakas na hangin at dumaan po sila sa bagyo. Naisip ko pong i-share itong message na ito sapagkat lahat po tayo ngayon ay dumadaan po sa napakatinding pagsubok. Bawat isa po sa atin ay bukod sa ating personal na mga problems, sa mga pinagdadaanan po natin mga problema, ay talaga pong ang bawat isa po sa atin ay apektado ng mga pangyayari po na nagaganap po sa iba't ibang dako ng mundo. So, nung habang binabasa ko po ang mensaheng ito, marami po ang pumasok sa isip ko na marami po ako natutunan sa passage na ito sapagkat ako din po bilang isang magulang, bilang isang tatay, ay marami din po akong mga iniisip, marami pong mga bagay na pinaplano. Kaya po nung binasa ko po ito, ay ang dami ko po talagang natutunan at naintindihan sa aking buhay. So basahin po natin yung Mark 4 verse 35. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila habang naglalayag. Inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno. Mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala, basain niyo kung mapapahama kami." Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." Sa pagkakataong pong ito, ang ating pong Panginoon ay nanggaling po siya sa gawain bago po sila sumakay ng bangka. Sila po ay nangaral sa napakaraming tao at sinabi ni Jesus na pumunta tayo sa kabilang dako ng lawa. Kaya sumakay po sila sa bangka at habang nasa bangka po sila ay dumating po yung napakalakas na bagyo at lahat po ng mga alagad ay talagang nakaranas po ng takot at nung ma-experience po nila yung ganong klase ng sitwasyon ay nawala po yung kanilang tapang o yung kanilang lakas ng loob sapagkat ang nangyari pong ito sa kanila ay masasabi natin na life and death situation dahil halos mapuno na po ng tubig yung bangka habang sila po ay nakasakay. Kaya't sabi dito, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami?" Para bang
sa sobrang takot nila na nagsimula na silang parang sinisipan nila si Lord, wala bang pakialam kayo sa amin at baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Parang sa buhay po natin na nangyayari po ngayon ay marami tayong mga kababayan, marami po tayong mga mahal sa buhay na pag dumaranas po ng mga mahihirap na sitwasyon, dumadating po sa punto na sila po ay parang sinisisi na ang Diyos na bakit nangyayari ito sa kanilang buhay. Para bang doon sa kanta na tinatanong nila kung natutulog ba ang Diyos. Dahil sa pagkakataong ito, talagang noong time na ito ay natutulog po si Jesus sa bangka habang bumabagyo. Isang malaking katanungan po sa akin kung paano siya nga nakakatulog sa ganung klaseng sitwasyon. Kasi for example, kung tayo yung natutulog sa ganung klaseng sitwasyon, parang hirap po yata gawin nun. Kaya po inisip ko ba kaya pa lang matulog sa gitna ng ng bagyo, parang ang hirap pong gawin noon. Pero nakita ko at naunawaan ko mabuti na walang ibang pwedeng makagawa ng isang bagay na mahirap kung hindi ito ay pangkaraniwan na para sa kanya. Parang halimbawa, kung ikaw ay papupuntahin sa isang nakakatakot na lugar, siguro kung hindi ka sanay doon na magpunta, kung hindi ka naman laging mong ginagawa yon, talaga matatakot ka or hindi mo kayang gawin yun. Kaya ito pong nangyari pong ito na bagyo, kumbaga para kay Jesus, baliwala po ito sa kanya. Parang okay lang sa kanya na bumabagyo, tapos siya nagpapahinga. Pero yung mga alagad, takot na takot. Kaya po, marami po tayong matutunan sa salitang ito sapagkat sa panahon po natin ngayon ay talagang napakarami pong tao na masasabi mong maraming pangamba, maraming takot, maraming alalahanin sa buhay. Bukod pa dun sa personal, katulad yan, may pandemic, meron pang mga gera, meron pang yung mga nangyayari sa West Philippine Sea. So para bang kung isipin mo talagang nakakatakot kung iisipin mo. Pero this teaching will teach us na kung paano tayo magkakaroon ng confidence, magkakaroon tayo ng matibay o kung ano yung dapat nating ilagay sa ating puso at isip. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo na 6 points na aking natutunan dito sa ating binasa. Number one po is realizing the level of your faith. So, minsan po, tsaka lang po natin nalalaman yung level ng ating faith pagka po nasa mahirap na sitwasyon po tayo, katulad po nitong mga disciples, na nalaman nila na kahit kasama po nila si Jesus, pagdating po pala ng ganong sitwasyon, parang takbuhan na. Kumbaga sa mga magtutropa, pagdating ng away, wala na, parang wala nang natira, lahat sumumano na. No? So, tsaka lang po natin marirealize minsan yung level po ng ating pananampalataya pagka nasa mga mahihirap po na sitwasyon. Alam niyo po, nung ako ay bata pa, hindi ko alam kung isi-share ko pa to o wag na, pero medyo nakakatawa kasi ito eh. Nung kami po ay bata pa, nagpapainggitan po kami ng magpipinsan dahil kung sino yung unang magpapatuli.
parang sa isang bata po, ito po yung pinakamabigat na pagsubok. Kung sino ulang, ano. Eh, sa kasamaang palad po, ako po yung pinakahuli. Pinakahuling nagpatuloy sa amin. At lahat po sila, pag pinapakita sa akin yung sugat, eh parang iba dati sa parang ayoko lang gawin. Kasi, masakit talaga eh. Parang pag nakita mo talaga, ano eh, parang matatakot ka talaga. Sa kasamaang palad po eh, ako po yung huling nagpatuloy sa amin. Excuse me po ha, parental guidance. At nung time po na ako na po yung ano, nakasalang na kailangan ko pong gawin itong ano, dahil siyempre aasa rin ako ng mga pinsang ko. Hirap na hirap. Ang hirap magpatuloy, parang atras abante po kami dun sa parang ayoko pero gusto ko, parang ayoko. Hanggang sa nagalit na po yung tatay ko kasi yung tatay ko po yung aming doktor. Siya po yung nag-undergo po ng anong tawag dyan? Ng operation. At hanggang sa, ayun na po, nagkagulo na kami. Hinahawakan na ako sa dalawang kamay. Hinahawakan na ako sa apat na po yung humahawak sa kamay ko. Pero nakakawala pa rin ako. Sabi ko, anong klase ito? Ang lakas-lakas mo naman. Tapos natatakot ka. Hanggang sa dumating po yung lolo ko at kinausap ako, pag hindi mo nalampasan itong ganitong klase ng pagsubok, lalaki ka ng, lolokohin ka ng mga pinsan mo. At ayun nga po, kinausap po ako ng lolo ko, na-realize ko na kailangan kong lampasan yung tanggapin o lampasan yung mga pagsubok na ito. Ang ginawa po sa akin ng lolo ko ay sinaklubang po ako ng damit. At sige, bahala na kung ano mangyari. Hanggang sa natapos po yung operation. At naging ano ko, naging proud ako. Although ganun yung nangyari, naging parang napaka dramatic. Pero natapos po yun. At ako po ay, anong tawag niya? Sa word na yan. Natapos po yung aming operation. So, ito po yung mga ganito pong klaseng pagsubok, eh, kailangan malampasan po natin para po mag-level up. Okay? Kaya, kailangan po natin ma-overcome yung pagsubok po na dumarating sa buhay natin to know the level of our faith. No? Siguro, kahit natatakot ako dun, gusto kong ma-overcome yun. Kahit natakot ka, basta lumaban ka lang. Number two po, lesson learned po dito sa scripture. God is always there. It doesn't mean na hindi siya sumasagot ay pinabayaan ka na niya. Kasi po, sa pagkakato po, sa story pong ito, si Jesus po ay natutulog. At meron po daw siyang unan, no? Marami pong mga prayers na pinapanalangin. Minsan, ang tagal-tagal na, pinapanalangin po natin sa Panginoon. Pero minsan, hindi yes ang sagot ni Lord. Minsan ay no. Minsan, wait lang. So, para bang wag nating isipin na wala na yung Diyos sa ganitong klase ng sitwasyon ng buhay natin. Kasi marami talaga tayong gustong mangyari o makamtan, marating sa buhay. Pero kinakailangan maging open-minded po tayo sa sagot ng Panginoon. God is always there. It doesn't mean na hindi siya sumasagot. Ay pinabayaan ka na niya. Naandun lang po ang Panginoon sa mga trials po na dumadaan sa ating buhay. Number three po na lessons learned na gusto ko pong i-share ay don't quit. Do not quit. Stay on the boat with Jesus. Ito pong pag-quit, marami na po akong nabalitaan dito sa mga news na napapanood ko. Dahil
yung pong grabing ano anong tawag sa ganun, depression, dahil para bang kapag ka yung hopeless ka na, parang feeling mo ay wala ka ng pag-asa, yung iba po nagpapakamatay na, yung iba parang hindi na nila ma-handle yung ano, yung trials na dumarating sa buhay nila. Kaya isa po sa na pag-aralan ko is do not quit. Pinakamasaklap po ito na pangyayari kasi yung boat po dito sa scripture na ito, ito po yung ating faith. Na pagka na it may be in trouble, storms, waves, and thunders, but it will not sink as long as Jesus is there with you. As long as alam po natin, nakasama po natin si Jesus sa ating journey, sa lahat po ng ating ginagawa, ay sigurado pong ano, hindi po tayo lulubog. No? Parang ini-imagine ko po halimbawa kung paano po kaya yung mga disciples noong time na sila po ay dumaan dun sa bagyong yon. Halimbawa, sige, magpakalunod na lang tayo o tumalo na lang tayo sa bangka. Siguro po, napakapangit na istorya. No, no? Pero, salamat po sa Panginoon dahil yung mga pinili po niya o yung mga disciples po yon, eh, nag-decide po talaga na tumindig. At dahil po doon, ang salita po ng Diyos ay talagang naipangaral po sa buong mundo. Kaya, lesson learned ko po dito sa scripture is do not quit. Huwag po tayong susuko kahit na gano'ng kalaking problema po yung ating nararanasan. Kahit ano pong bigat ng ating nararanasan sa ating personal na buhay or yung mga nababalita po natin, do not quit po. Number four po is, if you are truly a disciple, hardship is only a trial. But if you are not related to Jesus, it would really be a punishment. That's why all of us Christians need to introduce Christ as their Lord and Savior. Alam niyo po, kapag po wala si Jesus sa puso ng isang tao, napakadali pong magdesisyon na magpariwara na lang or magwala na lang. Parang walang direction. Kaya totoo po yung sinasabi ng Bible na once na tinanggap po si Jesus as Lord and Savior, ikaw ay magiging isang disciple na, magkakaroon ng direction ng buhay mo, magkaroon ka man ng mga trials, magkaroon ka man ng mga pinagdadaanan sa buhay, alam mo na mayroong direction na tinatahak, na nasa magandang ano ka, nasa magandang direction. Kaya kung ikaw ay tunay na disciple, iisipin mo na ang lahat ng mga dumadaan sa buhay mo is talagang magkakaroon ka ng positive thinking na it's just a plan of God. Kasi sabi nga sa isang passage ng Bible, all things work together for good to those who love the Lord. Kaya lahat po tayo dapat maging disciples para po maging positibo po yung pananaw natin sa pagharap po sa mga trials po na dumarating sa buhay natin. Number five po is, huwag mong sisihin ang Diyos because everything works together for good nga. Kasi minsan, pag marami nang dumadaan, marami nang problems, parang ano mo na, dumadating sa punto, katulad nitong disciples na to. Buti nga, kaharap nila si Lord, no? Kaya maganda talaga yung face-to-face kesa online. Kasi mas maipapaliwanag sa'yo ng gusto ni Lord yung gusto niya mangyari. Kaya noong time na yon,
agad nilang nasaksiyan na kaya pala ni Lord na patigilin yung storm. Eh, sa buhay natin ngayon, parang kasi yung mga disciples, kumbaga sa lessons na ano ngayon, sila yung mga face-to-face, tayo yung online. Marami pang dinaanan yung ano, bago pa tayo. Pero alam nyo, maraming kaparaanan ng Panginoon para maipahatid yung kanyang mensahe. Kaya face-to-face man o online, eh, salamat sa Panginoon dahil tayong lahat ay na-receive natin yung blessing na yun. Number 6, anyone who choose to grow faces trials. Ayun po. Kung sino po yung nagnanasa or pinili na lumago, kailangan niyang harapin ang pagsubok. No? Dahil alam niyo po, bilang mga disciples po, kailangan po nating harapin yung mga trials na to sapagkat katulad po ng mga disciples ni Lord nung unang panahon, naging matatagpo sila para po yung mga susunod na generation ma-transfer o ma-receive po nila yung grace ng ating Panginoon. Kaya lahat po tayo ay harapin po natin yung mga trials, yung mga mabibigat na sitwasyon ng buhay natin upang magamit din po tayo ng Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako doon po sa ating mga pinagdadaanan, ito po yung gagamitin ng Panginoon para magamit din po tayo mightily. Ang dami ko po napanood na mga mahihirap na sitwasyon katulad ni Manny Pacquiao bago siya naging great or naging legend. Ang dami niyang nalampasan na mga pagsubok sa buhay niya. So, even kids have their own trials. Nakikita naman po natin habang lumalaki po sila, kailangan nilang malampasan yung kanilang level para makasunod na naman sa susunod na level hanggang sa makarating po sila sa kanilang mga pangarap, no? Ng mga doctors, engineers, or teachers. Kaya po, tayo po ngayon bilang mga adults or as a disciples of God, ito pong level po natin para po sa propagation ng Kingdom of God. So, sana po lahat po tayo, kahit gaano pong kabigat yung ating pong pinagdadaanan, yung mga problems sa buhay, mga isipin, o anumang, o sakit man, tandaan po natin na sabi ng Bible, I will never leave you nor forsake you. Sapagkat tayo po ang disciples ng Panginoon. Inaasahan po tayo ng Diyos, ni Lord, para i-share po natin yung ating experience para po doon sa mga taong dapat po nating abutin. Gusto ko lang pong idagdag din itong scenario na ito na pagpunta po nila sa dagat, sa lawa ng Galilee. Para po sa akin, ito po ay parang tawag doon. Parang sinetup sila ni Lord. Kasi, alam nyo, yung mga imposibleng bagay, alam naman ni Lord na mangyayari. Alam naman ni Lord na naisip ko na ito ay parang nakita na ni Lord na mangyayari ito na sila ay dadaan sa matinding pagsubok. Dadaan sila sa storm. At talagang sinubok lang talaga sila ng Panginoon upang ma-realize nila yung pananampalataya nila. Kasi parang na-imagine ko parang eto yung nangyayari sa bahay na tinanong niya, bakit kayo nag-alinlangan o bakit kayo natakot? Parang ito yung
nakita ko sa bahay na bakit wala pang kumikilos, eh tanghali na. Tapos tsaka lang sila gagalaw pag may nagsabi ng ganun. Kaya na-realize ng mga disciples na ito pala yung ano natin, condition natin. So na-realize nila na kailangan pa nilang i-level yung kanilang pananampalataya. Bago po ako magtapos, gusto ko pong basahin ang verse na ito sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa mga message na amin pong napag-aralan sa gabi ito. We pray, Lord, na magawa po namin ang mga nais mong ipagawa sa amin. Lord, bigyan niyo po kami ng kalakasan at wisdom, Panginoon, upang patuloy namin masunod ang kalooban niyo sa aming mga buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name. Magandang gabi po sa ating lahat, and I am inviting each and every one of you to join me in prayer. Okay po, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa pinaubayan niyo, Panginoon, mensahe ngayong gabi, Panginoon. Unang-una, Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, ang family members, ang bawat isang miyembro, Panginoon, ng Powerhouse Church, lalo na po, Panginoon, ang OFWs, Panginoon. Bagamat malayo sila sa amin, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong proteksyon, Panginoon, malayo sa sakit, Panginoon, at malakas na pangangatawan, Panginoon, malayo sa mga aksidente, Panginoon. Panginoon, gabayan mo po sila, Panginoon, yakapin mo po sila, Panginoon. And Lord, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang unity ng bawat isa, Panginoon. Unity ng bansa, unity ng church, at unity ng bawat isa. Panginoon, together we stand. Panginoon, tulungan mo po kami na magbuklod-buklod sa iyong presensya, Panginoon. To serve you the greater glory, Panginoon. I declare peace, Panginoon, sa bawat isa. Dear God, nilalapit po namin sa inyo, Panginoon. We declare 3,000 pastors this year, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. We ask for wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Pagdating dito, Panginoon, we cannot do it without you, Panginoon. I declare, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng katalinuhan na kinakailangan namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Idinadalangin ko po, Panginoon, na magkaroon po kami, Panginoon, ng true worshiper heart, Panginoon. Maging faithful po kami sa inyo, Panginoon. In serving you, give us the purest of hearts, Panginoon. Sa paglilingkod sa inyo mula sa umpisa hanggang dulo, Panginoon, teach us, Panginoon, to be consistent with our actions, Panginoon. And inalalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang aming government, Panginoon, ang aming community, Panginoon. Balutin mo po ito ng banal mong presensya, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging malakas, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, sa mga itinayo mong tao, Panginoon, para gabayan kami at gabayan ang bansang ito, Panginoon. And lastly, Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin at inilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang revival ng buong Pilipinas, Panginoon, na magkaroon ng pusong kumikilala sa Diyos ang bawat Pilipino, Panginoon. Nasa gayon, Panginoon, matakot kami, Panginoon, na gumawa ng hindi maganda, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan and give us chance, Panginoon, to prove ourselves, Panginoon. And Lord, hayaan mo pong dumaloy ang banal mong espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, to help with this revival, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isang Kristiyano, Panginoon, patuloy na magbago ng buhay, Panginoon. Hanggang ma-reach po namin, Panginoon, ang buong Pilipinas, Panginoon. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.